Good morning sa ating lahat, mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Ito kasi sa atin ay talagang enjoyment na po, mga kaibigan. Wala muna tayong shoutout ngayon kasi medyo nag-loading yung cellphone natin. Matagal lumabas yung kaya bukas na lang siguro. Ganun pa rin, mga kaibigan, napakainit ng panahon po, pero talagang ganito, taka ako nito, mga kaibigan, hindi na siguro ito huminto sa init po. Kasi ilang beses ito nag-ulan, ngayon init, kainit po. At saka itong topic natin, mga kaibigan, na itong tungkol sa pagpapalahi ng inbreed na manok. Ano ba ang dapat cross sa kanila? Ito namang tinatawag nating inbreed, mga kaibigan. Depende kasi yun sa may-ari ng manok po. Kasi may inbreed, mga kaibigan, na gusto lang ng may-ari na nag-inbreed lang siya ng 50-50. Yun lang, gusto lang niya ng maging 3/4 lang. Gusto lang niya na yung 7/8, hindi lang mag-brother-sister meeting. Tapos i-close sa ibang manok, pwede naman yun, mga kaibigan. At saka ito namang 7/8 po ay talagang parang puro na rin yan sa isang strain na manok po, sa isang bloodline na manok. At saka kung sa atin lang, katulad ko, backyard breeder, itong topic na ito, pagpapalahi ng inbreed na manok. Yung inbreed, mga kaibigan, ito yung sinasabi ko na nagdipindi lang sa may-ari. Gusto niya 50 o gusto niya 3/4, gusto niya 7/8, ba dipindi lang po kasi sa kanya na yun, mga kaibigan. Pag magsabi naman tayo na kung saan natin i-cross, depende na rin yung sumayari, mga kaibigan. Kasi kung ang binabalik niya, ginawa niyang inbreed ay surrounded na bloodline, di, siyempre maghanap din tayo diyan, mga kaibigan, na medyo may mga palo din, di ba? May mga palo, accurate sa palo. Siguro, pwede yun sa mga sweater, mga kaibigan, 5K, ganun. Pwede din natin may cross sa kilso. Depende kasi yun sa mga mga kaibigan, depende sa may-ari kung ano ang bloodline na hinawakan niya po. Pag nag-inbreed siya ng 50-50 ng roundhead sweater, baka maganda din niya i-cross sa kilso. Ganun. Kasi pag sinasabi kasi inbreed, mga kaibigan, pagpalagay na lang natin na 7-8, halos puro na siyang sweater. Maganda yan sa mga buston, sa kilso. Kasi itong pag sinasabi nating inbreed po ay pinaparami din natin yung dugo sa ating manok na gusto nating i-maintain po. The best example dyan is kung ang manok bloodline mo ay 7 kilso, ini-inbreed mo siya ng 7-8 lang. Siyempre, mga kaibigan, napakalaki ng porsyento ng dugo ng kilso. Pag lalo na pag makakuha ka ng isang kilso din, na kilso na babae na puro, pagpalagay na lang natin, pag-cross mo, talagang puro din yung lumalabas, mga kaibigan. Pero kung gusto mo na panglaban lang ang iyong gusto lumalabas diyan sa mga binibreed mo, maghanap ka ng medyo magkaiba na bloodline, kaibigan. Kasi ito, lalo na pag tayo ay baguhan, sinasabi nating inbreed ang manok mo, ay siyempre, maghanap ka ng yung ibang bloodline para hindi o sila, pwede naman yung makabigan pag sinasabi natin katulad ng line breed. Pwede yun kahit puso yung nasa hawak mo. Maghanap ka ng 5K na sweater, pwede yun. Tsaka pwede mo rin yung gawing pangpakastagi, pwede mo rin gawing panlaban. Depende na kasi yun sa atin, makabigan. At saka itong sinasabi, makabigan, na pagpapalahi ng inbreed na manok, ano ba ang dapat i-cross kanila? Yung iba sa kanila, mga kaibigan, pinaka-straight na istorya yun, mga kaibigan, na yung iba sa kanila, katulad ng kung ang ini-inbreed mo ay hatch, pwede mo yung i-cross sa roundhead. Pwede din yan sa sweater. Yun, kung ang inbreed na manok mo naman ay nasa light side, katulad ng mga sweater or itong basta light side na manok, mga kaibigan, pwede mo yung i-cross sa mga dark side din para
ano ba mga kaibigan, talagang magtukma yung ano nila. Kasi itong light at saka dark mga kaibigan, ang dark ay hibi, ano yun eh, hibi sa palo yung ano. At saka sa light naman, makita mo may mga angat, may mga ilag. Kaya maganda sila ibangga po. Kasi yan, pag mga offspring doon mga kaibigan, may mga umilag, may mga superb mga palo, ganun po yung hinanap. Pero hindi mo yan ma-predict lahat mga kaibigan kasi sa breeding po ay hindi ho natin ma-predict kung anong lumalabas yan mga kaibigan. Kaya sa atin naman, kaya itong mga breeder sa atin, tayo, pag ako naman mga kaibigan, pag mag-breed ako gusto ko, kung ang binibreed ko ay ang kulay basag, gusto ko mga kaibigan, ang ipares niya ay basag. Katulad ng sweater, ipares mo ng yellow liquidats, ganun. Ang sweater, ipares mo ng Boston, light to light. Kung Kilson one, ipares mo ng Hats. Maganda yung mga ganun, kaibigan, na upatibulang ang mga kulay nila. Hindi ba mo sila nakakalayo po? Katulad ng kung Kilson, i-cross mo yan sa mga medyo, ano din, katulad ng mga color nila na, kasi ang mga typical Kilson, kaibigan, yun ang mga kulay nila po, wine red, white feet. Yun, maganda yun. Maganda siguro ang Kilson sa claret. Maganda din ang Kilson sa roundhead. Kaya, depende din sa atin, kaibigan, pero sa akin, kung ako may papipiliin ng mag-breed ako, gusto ko pare-pareho ang kulay nila po. Magkaibang bloodline na pareho ang kulay, gusto kong mag-ganon, sweater. Pwede kang mag-line breed, pareho ang kulay nila lahat. Pwede mong ilaban, pwede mong gawing pang-brood ka. Kung sa dito ka naman sa mga side ng mga kilso, sa roundhead, sa claret, ganun, pwede mo silang ibangga, kaibigan, hindi ka talaga magkakamali po. Kasi pag mga white na white league makibigan talagang magagaling yun. Kasi ang mga kilso, may mga roundhead yan. Ang roundhead din, may kilso din yan. Kaya sa atin, bilang isang magmamanok, tayo din ang medyo marunong magtimpla-timpla po. Kasi alam naman natin yun na marinig talaga natin sa mga kapwa din at sa bangiro, social media, na ganun yung mga pamaraan. Pero kung may sarili kang, kung medyo mag-ano ka pa makibigan, magtuklas ka pa, gusto mo sa sarili mo, di gawin mo. Pero kung sa akin lang, gusto ko kung, kasi pag tayo naman mga kaibigan ay marinig, makarinig ng mga medyo about sa manok, tapos about sa mga kruses sa manok, kung mag-experimento pa tayo mga kaibigan, na alam naman natin na ang sweater ay talagang nagnik sa Kilso, nagnik ang Yellow Gidhats, nagnik sila sa Maclean. Nako, doon na tayo para hindi na tayo pag gumagastos mo. Katulad ng mga, ito kasi mga kilsong kigan, magaling talaga yan, mga kilsong. Si, tapos may cross mo sa roundhead, magaling, puro magaling. Imposible naman ang lumalabas yan mga kaibigan na walang magaling po. Lalo na pag marunong ka mag-alaga, healthy yung manok mo, ay talagang lumalabas na magaling din. Depende kasi yun mga kaibigan sa taong nag-aalaga po, sa taong nag-handle sa manok. Katulad mo, personal mo ng mga manok, hindi siyempre doon tayo sa mga galing mga kaibigan. Wala naman sigurong ibang magagaling kung sa Pilipinas na po. Mga kilso, roundhead, talagang may mga angat, may mga ilag. Kung gusto mong medyo mabilis, pasukan mo ng sweater, di ba? Kung ito namang tinatawag nilang mga claret, pwede mo naman yan i-cross sa mga kilso, pwede naman dyan sa roundhead. Kung gusto mong medyo gumanda, pasukan mo ng sweater. Di ba? Yun lang, timpla-timpla lang po. Kasi pag tayo ay medyo nag-ano mga kaibigan sa ibang breeder din, ginagaya natin yung mga breed nila na talaga namang nag-click. May tendency din na yung mga ginagawa natin ay ganun din, pariha din sa kanila. Medyo angat lang sila kasi palagi silang nakikita sa social media. Kaya siguro ganun. Kaya, pero sa atin naman mga kaibigan, bilang isang magmamano po, kailangan mo ng medyo anuhin mo yung utak mo mga kaibigan. May broad-minded ba kailangan ka dyan para naman medyo gumaganda po ang ating pagmamanok. At saka sa lahat ng bagay, kailangan pag-isipan mo ng ilang bisis po para magkamali man tayo. Pero hindi na masyadong ano po, mabigat sa atin. Itong pagmamanok mga kaibigan, napakasimple lang. Kung gusto mong magaling ang gumagawa sa lumalabas sa mga manok mo, ay sigurado may rounded ka. Pilipino ang labanan sa Pilipinas mga kaibigan, ganun din eh. Saltada, may mga ilag,
pag may mga ganun ka, katulad ng Kilso, na bustong roundhead, kahit anong klaseng roundhead, talagang imposible naman kung hindi tayo mananalo dyan. Kaya sa atin, bilang isang magmamanok, kailangan lang natin ng gumagawa tayo ng bagay na patas po. At saka hindi tayo manlamang sa ating kapwa para naman maganda yung ano natin magkabigan, yung daloy ng ating sa sports natin ganito po sa manok. Yeah, yun lang magkabigan. Magandang umaga sa ating lahat po.